Ito nga raw mga idol ang ilan sa maraming dahilan ni Kevin Durant kung bakit gusto niya nang umalis dito sa team ng Brooklyn Nets. Ayon nga sa most trusted NBA source natin mga idol na si Adrian Wojnarowski, nakausap niya nga daw yung circle ni Kevin Durant, mga close na tao, mga close friends ni KD. Sinabi nila isang nga daw sa mga nagtulak kay Kevin Durant para mag-trade request ay ang kaayawan ng Nets na bigyan si Kyrie Irving ng 4-year deal. At sabi pa ni Woj, parte nga rin daw mga idol ang pagkapanalo ng Warriors ng NBA Championship. Dahil nga daw sa sobrang kritisismo na natanggap ni Kevin Durant mula sa mga fans dahil nga daw hindi niya daw kayang manalo nang wala ang Warriors. Parang nakaramdam ng pressure itong si Kevin Durant na manalo na muli ng championship. Tapos ayaw pa bigyan ng Brooklyn Nets ang kanyang co-superstar na si Kyrie ng 4-year deal at hindi nga rin siya mabigyan ng team ng Nets ng championship contending team. Kaya ayun nga mga idol, nagtulak na talaga kay KD na umalis na lang siya dito sa Nets at sa ibang team na lang niya i-pursue ang kanyang championship hopes. Isa nga mga idol ang team ng Warriors sa mga dahilan na pag-trade request ni KD. Ang kanilang pagkapanalo ng championship ay parang nag-alarma kay Kevin Durant na dapat ngayon ay manalo na rin siya ng championship. At nung makita niya nga siguro mga idol na ang team nga ng Brooklyn Nets ay parang hindi siya tinutulungan, hindi committed, hindi handang gawin ang lahat para nga sa kanya at para nga sa kanilang pangarap na kampiyonato, ay gusto niya nang umalis sa organisasyon na ito. At kahit papano ay maintindihan naman natin mga idol itong si Kevin Durant. Hindi na rin naman kasi siya ganun kabata, hindi na rin siya ganun magtatagal dito sa NBA. Kaya gusto niyang i-maximize mga idol itong mga natitira niyang taon sa NBA para nga manalo pa ng championship. At kaya nga ang preferred teams niya rin mga idol ay mga title contenders kagaya ng Phoenix Suns at ng Miami Heat. Pero kung iisipin nga natin mga idol, grabe ang naging epekto ng pagka-champion muli nito ni Stephen Curry na alarma si Kevin Durant. Kaya ayun, bigla na lang din siyang kumilos para nga sa kanyang pangarap din na championship. At pag-usapan nga rin natin mga idol ang dalawang NBA player na yumaman pa nga lalo ngayong araw na ito. Yan nga ay si Ja Morant. Nag-agree nga siya sa 5-year 193 million rookie max extension na inoffer ng Grizzlies at pwede pa nga itong umakyat mga idol hanggang 231 million in 5 years kapag nga pumasok siya kahit sa anong all-NBA team, first team, second team or third team. At for sure nga yan mga idol, makakapasok yan si Morant. Netong nakaraang season lang ay all-NBA second team nga siya kahit medyo marami siyang injuries. Kaya hindi na nga rin malabo mga idol na sa susunod na 5 taon ay makakapasok na naman si Morant dito sa mga All-NBA teams. At quick comparison lang mga idol, mas malaki pa ang rookie max extension neto ni Ja Morant kaysa sa super max extension neto ni Giannis Antetokounmpo. Ito nga kay Giannis ay 228 lamang, samantalang itong kay Ja Morant ay 231. Isa pang player na yumaman ngayong araw ay itong ang si Karl Anthony Towns. Nag-agree nga siya sa 4-year 224 million and quick comparison lang again, mas malaki pa kay Stephen Curry na 4-year 215 million. At alam niyo ba may 2 years left pa sa kontrata ni Karl Anthony Towns? Kaya nga kapag pinagsama ito mga idol ay magiging 6 years ang total contract niya sa Timberwolves. At alam niyo ba mga idol, ang kanyang sasahurin sa 6 na taon na yon ay 295 million US dollars. Or kung i-convert nga sa ating pera mga idol ay 16.2 billion pesos in 6 years. Pero anyways nga mga idol, sa atin ang panghuling balita, Dwight Howard unlikely to return na nga daw sa team ng Lakers matapos ng hindi ganun kagandahan niya ngang last season. Hindi rin kasi siya masyadong nakalaro mga idol dahil sa small ball experiment ni Frank Vogel. Kaya siya ang nag-suffer doon mga idol, onti lang ang kanyang minuto tapos nung pinapasok pa nga siya ay hindi pa maganda ang kanyang nilaro. Kaya nga mga idol, ang team ng Lakers ay napakanta na lang ng Let It Go pagdating kay Dwight Howard. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye.